Alam po ninyo, talagang mahirap isipin yung ganyang klaseng bilang. Bagamat makikita naman natin sa mga survey na inilabas ng Pulse Asia at saka ng iba pang mga reputable na survey firms, hindi nagkakalayo yung ranking. Kaya lang in terms of percentage, in terms of proportion, magtataka po talaga tayo. Siyempre, hindi natin sinasabi na hindi lehitimo itong mga botong to. Kaya lang merong elemento ng pagdududa kapag ang isang automated election system ay hindi talaga fully transparent in terms of yung operations niya. Alam mo, yung isang napaka-basic sa automation ay yung source code. At alam po ba ninyo na yung source code review, magmula pa ng 2010 nung umeksena po yung Smartmatic na yan, hindi na po talaga naging transparent kasi proprietary software ang gusto nila. So kahit nasabihin mo na nagkakaroon ng testing ng mga balota, ng lahat ng mga BCN, hindi naman yan umaabot sa bigger volume at saka bigger count in such a way na hindi mo alam, baka mamaya may command line doon na nagsasabi na after this many number of votes, magdadagdag ka o magbabawas ka ng this number of votes naman sa sarili mo o kaya sa katunggaling kandidato. Hindi ko sinasabi na nangyayari yon, kaya lang posible siya. At kapag hindi talaga binantayan yung source code, kung hindi siya open source at hindi talaga nabubusisi ng publiko yung nilalaman ng program ng machine na yan, talagang magkakaroon po ng pagdududa. Kaya para sa amin, talagang dapat na ito yung pagkakataon na mag-institute ng necessary election reforms para kung talagang mananatili tayo sa automated system, dapat fully transparent na po tayo. At talagang accountable tayo sa lahat ng aspeto at proseso na nakapaloob po sa isang automated election system.